Yun, sakto. Hey, what's up mga sakto? And welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong video mga kasakto. Ayan mga kasakto ha, panibagong tutorial na naman ang ituturo ko sa inyo at saka bibigyan ko yan ng tips mga kasakto, no? Another vlog na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw mga kasakto, no? May tanong na ako sa inyo mga kasakto, no? Marunong ka na bang mag-vlog or mahusay ka na bang maging isang YouTuber dito or mahusay ka na bang mag-vlog sa iyong mga YouTube channel? Yan ang pag-usapan natin ngayon mga kasakto, no? Kung paano ka humusay sa pagbablog, no? Bilang isang YouTuber, kung baguhan ka rito sa aking channel mga kasakto, no? Yan po ang tinuturo ko rito mga kasakto. Mga tips at saka tutorial po ang aking tinuturo dito sa aking channel. Ayan mga kasakto, no? Kung bago ka sa aking channel, no? Wag na wag mo nga kalimutan na subscribe muna ako. Pakihit na rin ang aking notification bell para updated ka sa mga tutorial na gaya nito mga kasakto. Ayan mga kasakto, tamang yung mga narinig. Pag-uusapan natin ngayon sa vlog ko na to, sa video ko na to, kung paano maging mahusay na vlogger, no? Or ituturo ko sa inyo kung paano ka humusay sa pagbablog mga kasakto, no? Kaya bibigyan ko kayo ng idea at saka mga tips, no? Especially sa mga baguhan na YouTuber na hindi pa marunong mag-vlog or kung paano bang gagawin nila. Para sa ito mga kasakto, no? Mag-stay ka hanggang dulo, panoorin mo to. Ano pa hinintay natin mga kasakto, no? Simulan natin ang ating talakayan at saka bibigay ko sa inyo yung mga tips kung paano talaga humusay sa pagbablog. Pagkatapos ng intro na ito. Isang pasasalamat ang naisip parating sa isang hulog ng langit ang biglang dumating. Sakang gwapo ang pangalan siya kinyong kagigiliwan ang kanyang kagwapuhan ay pinag-aagawan ng mga bata matanda, may ngipin o wala, babae at lalaki lalo na't mga bakla. Ladrig panty ang lahat kapag siya ay nasisilayan. Yan si sakang gwapo, tunay yung kagigiliwan. Kabila ng pagiging kwela siya'y ating maaasan. Hindi lang basta matulungin isa ring tunay na kaibigan. Paano nga ba humusay na mag-isang YouTube vlogger, no? Ayan, for example, mga kasakto, no? Based on my experience, no? Bibigyan ko kayo ng tips, no? Ganito kasi nangyari, no? Simula na nag-start ako ng almost 2 years na ako dito sa YouTube, mga kasakto, no? Simula't umpisa at saka hanggang dulo, hanggang ngayon, mga kasakto, no? Ituturo ko sa inyo kung paano ba ako magsimula na maging isang YouTube vlogger at saka kung paano ako humusay at saka nagkaroon ng mga lumawak na lumawak ang aking idea dito sa YouTube. Sa totoo lang mga kasakto, no, ang pagbablog hindi to biro, no, siniseryoso yan mga kasakto. Bilang isang YouTuber mga kasakto, no, kailangan natin yung tinatawag na setup of skills, no. Dito makikita ng mga subscribers natin kung karapat dapat ba tayo nilang isubscribe. Gaya ng sabi ko mga kasakto, no, kailangan natin ng setup of skills, no. Ito yung kung paano mag-grow na mabilis yung ating mga YouTube channel, no. Kailangan makitaan tayo ng ating mga subscribers or yung mga nanonood sa atin kung karapat-dapat ba tayong isubscribe. At paano mangyayari yung mga kasakto, no? Kailangan sa atin mismo humusay sa pagbablog. So ano ba yung dapat natin gawin, no, kung paano tayo humusay sa pagbablog? Siyempre mga kasakto, no, una, kailangan natin manood ng mga YouTuber na katulad natin. Ayan, na magagaling, mamili tayo ng magagaling at mahusay magpaliwanag. For example, yung sa akin dito mga kasakto, yung tutorial ko, no, nakapokus lang ako sa mga YouTube tutorial, no. Nagkakaroon ako ng mga ideas, kumukuha ako ng ideas sa kanila at saka diskarte or yung kanilang mga style, no. Ginagamit ko yung aking original style para palawakin pa yung aking tutorial vlog gaya nito mga kasakto. Kasi tingnan mo mga kasakto, ha, paano ba tayo napunta sa pag-YouTube or paano ba tayo gumawa ng ating mga YouTube channel para mag-vlog, no? Siyempre mga kasakto, no, meron tayong nakita or na inidolo na YouTuber kung paano ba siya mag-vlog or pinapanood natin yung kanya mga vlog tulad nung sa akin nga, gaya na sa akin, tutorial vlog yung aking content. Ayan, nagpo-focus lang ako sa ganung paraan lang makasakto, ha. At saka sinasamahan ko na rin ng travel, nakita niyo naman yung aking mga videos sa aking channel. Kaya nga mga kasakto, no, gaya na sinasabi ko sa inyo, no, kung anong content yung napili nyo, kung anong niche talaga yung napili nyo rito sa inyong YouTube channel, no, mag-focus lang kayo doon sa niche na gusto ninyo. For example, yung pagluluto, no, papanoorin nyo lahat ng mga tutorial video or yung mga vlog video about sa pagluluto, no. Kung nagpa-prank ka naman, of course, syempre, pupuntahan mo yung mga vlogger, no, yung mga nagbablog ng prank para magkaroon ka ng idea kung paano sila the way na mag-prank, no? Ayan, halimbawa naman, kung ano ka naman,
traveler siya naman, no? Kung nagta-travel ka mga kasakto, no? Ayan, panoorin nyo mo rin yung channel na kung saan pumunta sila at saka mabigyan mo sila ng idea, matur mo yung mga tao, no? Kung ikaw ay traveler sa iyong channel. Kaya mga kasakto, no? Yun, dun ako nagsimula mga kasakto, no? Inidolo ko, no? Yung aking mga pinapanood na tutorial na mga channel, ayan, iniidolo ko at saka iniisip ko kung paano ba yung style or yung sana makahilera rin ako ng mga paborito kong tutorial, no, na mga channel. Actually, mga kasakto, no, wala namang masama, no, kung gagayahin nyo yung mga iniidolo nyo na YouTuber or yung mga vlogger. Pero of course, kailangan original pa rin yung ginagawa natin na content dito sa ating mga channel. Pero ang tips ko sa inyo, mga kasakto, no, kailangan natin panoorin or kailangan natin gayahin, no, yung style ng ating mga paboritong vlogger, no, kung paano sila mag-set up ng kanilang mga camera, kung paano sila the way magsalita, magbiro, or paano nila lumawak yung kanilang kaalaman, yung kanilang idea. Sa ganung paraan, mga kasakto, no, meron pa rin kayong originality, no, kahit na ginagaya yung kanilang pagbablog. Alam nyo, mga kasakto, no, kaya sila sumikat dahil sa pagbablog na yan, dahil magaling sila, mga kasakto. Kaya nga kung a-adapt natin, no, yung mga paborito natin vloggers, yung mga iniidolo natin na YouTuber, ayan, balang araw, sisikat din tayo, no, dahil nakuha mo yung technique na yon at saka yung may sarili kang style na ginagawa sa iyong pagbablog, mga kasakto. Halimbawa na to sa iyo, mga kasakto, no, kaya mo pinapanood yung kanilang mga video vlog, kaya mo sila sinubscribe, dahil nga, meron silang style, no, na nagustuhan mo, mga kasakto, no? Kaya nga inaabangan mo lahat ng kanilang mga video vlog. Andun yun na inspire tayo kung paano sila mag-deliver ng stories, kung paano sila gumawa ng content. Kaya natin pinapanood at saka inaabangan yung kanilang mga YouTube vlog. Sa ganung paraan, mga kasakto, no, yung pinapanood natin ng mga paborito natin mga YouTube vlogger, no, makuha natin yung mga style nila, yung tamang pag-edit at saka yung mga stories na ginagawa nila, no. Pag nagawa natin yung mga kasakto, no, malamang balang araw, isa na rin tayo sa mahusay na mag-vlog. Siguro may tip ako na ibibigay sa inyo, mga kasakto, no. Pwede natin gawin na ilista natin yung mga limang paborito natin na YouTube vlogger, kung paano yung pagbato nila ng kanilang mga stories o yung content nila, kung paano nila ginagawa. Nang sa ganon, meron tayong mga iba't ibang pagpipilian at saka idea kung paano sila naging mahusay na vlogger. Pansinin mo kung paano sila magsalita, kung paano sila mag-deliver ng kanilang mga content, na sa ganun, may idea ka na, mga kasakto. For example, no, for me, mga kasakto, no, tutorial vlog ang ginagawa ko dito, no. Meron akong napili na tatlo na malulupit na mga tutorial vlog. Yun ang pinapanood ko. Pero teka muna, mga kasakto, wag na wag nyo muna akong i-bash, no. Pinapaliwanag ko lang dito yung style na ginawa ko at saka yung based on my experience, sinishare ko sa inyo, mga kasakto, yung mga tips kung paano talaga maging mahusay na vlogger. Tip number 2, mga kasakto, no, kailangan na lawakan natin, no, or gandahan natin yung stories ng content natin sa mga napili nyong vlog. At meron din ako napansin, mga kasakto, no, ng mga YouTuber, no, may mga YouTuber kasi na tinatawag na reckless, no. Ito yung hindi sila maingat, no, sa pag post nila ng kanilang mga video vlog, no. Ito yung mga hindi naman totoo or wala silang source talaga na kung saan ang galing yung kanilang binablog. Yung masabi nating hindi ka panipaniwala, makasakto yung kanilang mga sinasabi sa kanilang mga vlog. Marami kasi naglalabas na mga vlog, no, na hindi naman totoo, no, hindi nila sinasaliksik or hindi sila nag re-research, no, regarding do sa kanilang tinatalakay na stories. At halimbawa, yung meron nanonood na mga viewers sa tinatalakay na content na yan, no, mga kasakto, no, na hindi naman tama or may mali do sa tinatalakay na yan na information, no, lalabas na hindi tama yung kanyang pinapaliwanag sa kanyang video vlog. At kung naramdaman o nalaman ng ating mga viewers yung ating tinatalakay na content, mali-mali pala yung information, may tendency na mag-unsub sila sa iyo, mga kasakto, at saka hindi na sila maniniwala or manonood ng susunod mong mga vlog. Nang sa ganon, mga kasakto, no, kailangan magsasaliksik muna tayo o mag-research muna tayo. Meron tayong source talaga na credible, no, para masabi sa atin ng ating mga viewers na totoo yung ating mga pinapaliwanag at saka yung stories na ibinibigay natin, tinatalakay natin
sa mismong vlog na yon. Kailangan tama yung ating mga information na ibinibigay sa ating mga viewers at saka bilang isang YouTuber, vlogger, or content creator, mga kasakto, influencer, ayan mga kasakto, kailangan hindi fake news ang ating sinishare dito at pinapaliwanag sa ating mga viewers, no? Kasi responsibilidad ng isang influencer na tama ang ating nilalabas na content. Kailangan tama yung ating mga content na ibinibigay sa ating mga viewers. Kaya nga mga kasakto, no, make it sure na maglalabas tayo ng ating mga content or information sa ating mga viewers. Kailangan yun yung totoo. At nang sa ganun mga kasakto, no, masasabi natin na legit at saka totoo yung information na binibigay natin, no, para yung mga tao na magsusubscribe sa atin dumami ng dumami at saka yung tinatalakay natin is totoo. Kaya nga kung gusto mong maging isang mahusay na vlogger, kailangan totoo at saka lawakan mo yung ideas mo na ibibigay mo sa iyong mga viewers. At tip number 3 mga kasakto, kung gusto mong maging mahusay mag-vlog, kailangan lawakan mo yung mga skills mo, no, yung ideas mo sa pagbablog. Ano ba yung mga skills na kailangan natin sa pagbablog mga kasakto, no? Number 1 dyan mga kasakto, yung pag-e-edit, no? Editing mga kasakto, kailangan marunong kang mag-edit, mga basic editing, no? Kailangan alamin mo yan mga kasakto kung paano ka gumawa ng mga style mo sa pag-e-edit mga kasakto. Lawakan mo yung pag-aalaman mo sa pag-e-edit. Dahil ang pag-e-edit mga kasakto, no, diyan tayo matatagalan, no, bago natin mai-post yung ating mga vlog, no. Halimbawa, nag-edit ka ng ganito, hindi mo pa alam yung tamang pag-edit. Kaya nga mga kasakto, no, yung basic editing, yan talaga ang unang mong pag-aaralan dito sa YouTube mga kasakto. At yung pangalawang skills na sinasabi ko sa inyo mga kasakto, no, public speaking, no, kailangan magaling ka magsalita at saka pag-aralan mo na humarap sa camera. No, kahit na wala kang kausap, kausap mo lang yung camera, galingan mo mga kasakto, no, sanayin mo yung sarili mo, humarap sa camera at huwag kang mahihiya mga kasakto dahil isa kang influencer, YouTuber, vlogger mga kasakto. At kung na-practice mo na yan mga kasakto, yung public speaking na sinasabi ko sa inyo mga kasakto, no, ayan, tandaan mo mga kasakto, huhusay ka na sa pagbablog. Isaman natin dito mga kasakto, no, yung storytelling, kailangan marunong kang mag-adlib sa pagsasalita mo while doing your vlog mga kasakto. Kailangan lahat ng sinasabi ko sa inyo na basic, unti-unti yan, kailangan mag-i-improve ka, no, ng iyong mga ginagawa dito sa pagbablog. Hindi dahil puro basic yung pinag-uusapan natin mga kasakto, no. Syempre baguhan ka pa lang, kung matagal ka ng YouTuber mga kasakto, no, kailangan hindi na basic yung ginagawa mo, unti-unti na nag-i-improve yung kaalaman mo dito sa pagbablog. At number 4 tips na ibibigay ko sa inyo mga kasakto, para sa akin, no, ito yung kailangan na gawin natin tsaka napakahalaga nito mga kasakto para sa atin lahat, no. Kailangan paulit-ulit tayong nagbablog. Kasi nga mga kasakto, no, meron tayong tinatawag na muscle memory, no. Dahil dito sa bagay na paulit-ulit mong ginagawa, kumbaga nag-a-adjust na yung katawan natin at tsaka yung isip natin, no, madali na natin gawin sa ating everyday na ginagawa or yung vlog na ginagawa natin. Yung parang magiging natural na lang sa iyo mga kasakto, no, for example yung pagkain natin, no, natuto tayong kumain mag-isa, no, parang ganun lang yung bagay na gagawin natin sa ating pagbablog. For example mga kasakto, yung paglalakad natin, no, ayan, naglalakad tayo, natuto tayong maglakad hanggang sa lakad lang tayo ng lakad. Ayan, yung pagbabike naman, no, pag natuto na tayong magbike, baliwala na sa atin yung pagbabike. Dahil nga kung paulit-ulit ka nagbablog mga kasakto, no, masasanay na yung katawan mo, magiging effortless na, no, yung pagbablog mo. Kaya magiging almost perfect muna yung the way mong pagsasalita. Kaya nga mga kasakto, no, lagi mong tatandaan, walang mahusay kaagad sa unang salang pa lang sa kahit anong larangan. Kaya no mga kasakto, no, lahat yan napapag-aralan. Kaya nga lahat yan, no, magsimula tayo sa basic at saka mai-improve natin yan unti-unti, no, sa ating mga bawat ginagawa. Kaya nga mga kasakto, no, uulitin ko sa inyo, no, para maging mahusay mag-vlog, mag-vlog ng paulit-ulit. Ayun nga mga kasakto, no, maraming salamat sa inyo. Yun po ang mga tips na ibinigay ko sa inyo and I hope na may natutunan kayo. At sana wish ko lang lahat po tayo matutong at masanay na mag-vlog. Ay mga kasakto, ha, kung bago ka sa akin channel, ha, huwag na huwag mo munang kalimutan na subscribe muna ako
para updated ka sa mga tutorial or tips na gaya nitong video na napanood mo. Ayan mga sakto, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, kita-kits ulit tayo sa aking next vlog. Bye-bye! Unang-una sa lahat ng papasalamat lang ako, lalo na sa mga tao naniwala sa talento ko. Tulad ni saktong guwapo sa pagtulong mabilis, kahit na anong mangyari di kanya matitigis. Handa kanyang tulungan sa gitna ng kagipitan, kahit anong estado mahirap ka man o mayaman. Maginoo pero medyo basta siya ng trade, but di saktong guwapo. Ngunit kapag tumulong bukal sa kanyang puso, isa ako sa magpapatuloy sa pagtulong niyang wagas, dahil nakilala ko siya bilang tao may bukas. Palag para sa mga maralit at katulad ko, kung politiko ka lang, tol, sa'yo ang boto ko. Kaya mga kababayan, si Geography ay pakinggan, saktong guwapo ang tutulong para sa kinabukasan. Ako, ikaw, tayo, sila, lahat tayo'y magkaisa sa pagtulong ni saktong guwapo, sa porta ang ipadama. Halina't sama-sama tayo na't magkaisa, sa pagtulong ay aasahan siya. Sigurado to the rescue. Halina't sama-sama.